Welcome back, investors! Kung ikaw yung klase ng investor na tight lamang yung budget sa pag-invest sa ating merkado, itong video na to ay para sa'yo. Kung ready ka na, stay ka lang, I'll show you how. Naman natin na hindi lahat na nag-i-invest dito sa ating merkado ay talagang limpak-limpak na salapi ang nilalagak. Kaya dito sa video na to, maghahanap tayo ng mga budget-friendly na mga kumpanya na pwede mong paglagakan in high-quality stocks. At hindi lang yon, sa halagang 1,000 pesos ay pwede mo nang paglagakan ang mga kumpanya na mahanap natin. So naranasan mo na ba yung ganitong senaryo? Gusto mo mag-invest sa Globe? Ang presyo ng Globe ngayon ay nasa 1,720 pesos. And now, according to PSE rule, meron tayong tinatawag na minimum board lot. So, ang current share price ngayon ng Globe, para mabili mo ito, kailangan mo ng minimum of 5 shares kasi pumapatak yung presyo ng Globe sa 1,700 pesos. And nag-range siya dito from 1,000 to 1,999. Bago ka makapaglagak ng investment sa Globe, kailangan mo ng minimum investment na 8,600 pesos. Hindi pa dito kasama yung mga taxes. Kung may isang kumpanya ka na paglalagakan at ang presyo niya ay nag-range from 100 pesos at ang minimum board lot nito ay nasa 10 shares, so ibig sabihin kailangan mo lamang ng 1,000 pesos para makapag-invest sa company nito. Na kung gusto mong malaman yung quality stocks na nasa 100 pababa yung share price, itong video na to ay para sa'yo. Para mahanap natin ang mga kumpanyang ito, naandito tayo sa Simply Wall Street. Na ang gagawin ko lamang, pupuntahan ko lamang itong advanced filter and automatic na andito na ako sa Filipino stock screener natin. Now, ang unang criteria natin, ang share price ay nasa maximum of 100 pesos. And dito mayroong 247 na kumpanya na nagmatch sa ating criteria. Now, ang susunod natin na gagawin ay ang kanilang performance. So, over the past 5 years, ang gusto natin earnings growth ay minimum of nasa 10%. And dito, meron ng 101 na companies na lamang ang nag-fit sa ating criteria na sinet. Ang susunod natin na criteria na gagawin, malibang sa earnings growth, ay yung management effectiveness. So, gusto natin yung return on equity ay nasa minimum of 10% ito. So dito in short, kung gaano lamang kagaling ang management to handle others people's money. So ito yung ibig sabihin ng return on equity. And dito, mayroon na lamang 43 companies na nag-meet sa ating criteria. Okay, so yung susunod natin na ilalagay ay isa ding management effectiveness din. Ito yung return on assets. So ilalagay din natin also ito sa 10%. So dito, bakit 10% din yung ating minimum? Kasi gusto natin makahanap din ng high quality na company. Sa pamamagitan ng gantong screener, mababawasan yung time natin na pagkukonsume sa pagre-research ng mga kumpanya. Kasi ang pinipili lang natin ay yung mga high quality stocks. And ngayon, nasa 22 companies na lamang yung fit sa criteria natin. So susunod natin na criteria, gusto natin sa pag-invest hindi masyadong magalaw ang presyo. For example, nag-invest ka ngayon, kinabukasan bumabagsak yung kanyang share price ng 20%, and kinabukasan na naman tumaas ng 10%, and sa sunod naman na araw, bumagsak ng 15%, ayaw natin na ganung investment. So, ang gagawin natin, pipindutin natin tong beta. So, for me, ang maximum na beta na gusto ko ay nasa 1.5 lamang. So, anong ibig sabihin nitong beta? So, for example, ang ABC Company, ang kanyang beta ay nasa 1.5. Now, ang ibig sabihin nito, kung ang PSE ay natin, ang barometer natin ay bumagsak ng 1%, ang pagbagsak naman ng ABC Company ay nasa 1.5%. So, ibig sabihin, the higher the beta, the more volatile it is. So, ngayon, meron na lamang 18 companies na pasado sa criteria natin. Ano pang criteria gusto natin mahanap para makahanap tayo ng quality stocks? Now, ang susunod natin na criteria ay yung utang. Mag-focus tayo sa utang. So, for me, ang nilalagay ko dito no, pag ako'y naghahanap ay nasa maximum of 60, pero for the sake of this video, kasi alam naman natin na yung iba dyan talaga ay matataas yung utang based sa sector na kinabibilangan nila. So, gagawin natin 70, 75. So, meron na lamang 18 companies na fit doon sa criteria na sineset natin. And kung babalikan muna natin itong debt to equity para mas lalo mong maintindihan kung nag-uumpisa ka pa lamang, ang ibig sabihin nito,
And every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 75% ng 1 peso ay financed through utak. So yun yung sinasabi ng ating screener. So ibig sabihin, maximum of 75% na debt to equity. Na ang susunod natin na kriteriya ay nasa valuation naman tayo. So for me, pupuntahan natin yung PE ratio. So kapag ako'y naghahanap ng mga in-screen natin, usually ang rule of thumb ay nasa 15 na PE ratio lamang. Para sa akin, tinataas ko yan ng 22 para makahanap din ako ng growth stocks. Bakit? Kasi para sa akin, ang growth stock, malaking tulong ito para i-boost din ang ating investment over time. So dito guys, merong 17 companies na pasado sa criteria na sinet natin dito. So nandito ang Nickel Asia Corporation, APX, SCC, LAND, DMC, DDMPR, SSI, VMC, GME7, APVI, CNPF, and Keeper Holdings, BC, KEP, ABA, and BHI. So ito yung mga pasado sa criteria na sinet natin dito. So usually guys, sa ganitong criteria, okay na sa akin. Pero alam ko naman na majority na nanonood sa atin dito, sa ating channel, ay mga dividend investor. Lalagyan natin yan ng dividend. So ang gusto natin no, ay nasa minimum of 3% yung dividend yield ng mga kumpanya na paglalagakan natin. For example lamang ito. So dito merong 7 companies na pasado sa criteria natin. So imagine mo guys, from 247 companies to 7 companies na lamang. So ganito kaganda kapag meron kang screener kasi yung mga kumpanya na pasado sa criteria mo, mabilis mong mahanap at magkakaroon ka agad ng idea para paglagakan mo. So ang real question ngayon, lahat ba itong 7 companies ay investan ko na agad o paglagakan ko na agad ng pera? No. Kailangan mo munang masusing pag-aralan yung bawat kumpanya na yan para magkaroon ka ng matibay na pundasyon at matibay na konklusyon sa pag-invest dito sa ating merkado. So ang tulong ng screener, mapapabilis mo yung paghahanap ng mga kumpanya na pasado sa kriteria mo. Doon ka magkakaroon ng idea kung itong mga kumpanya ay angkop ba sa yung values as an investor o hindi. So guys, naway may natutunan kayo sa video natin ngayon. And lagi niyong tatandaan na you have to do your own research, do your assignment. Itong video na to ay hindi to financial advice. Gawin nyo lamang itong example para makahanap din kayo ng kumpanya na paglalagakan nyo. This is PSE Warrior na nagpapaalala lagi sa inyo na invest wisely and see you on the other side.